So ngayon na po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta sa sa ala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hindi mawawala sa atin ang mga alaala ng mga pangailangang material. Pagkakaroon ng sapat na pagkain sa pagkainan, disenteng kasuotan, malinis at maayos sa tahanan. Ngunit may mga pagkakataon na ang ating pag-alaala ay bunga ng makasarili at makamundong pag-anasa. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, hilingin natin sa Diyos na tayo'y patuloy na lumago sa pagpapakumbaba at pananalig sa Kanya, na kailangan ay tapat sa mga pangako at mahabagin sa may malinis at mabawang kalooban. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanib ng angkan ng Diyos. Kaya tumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad na lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglog ka sa kanan ng Diyos sa mga paray pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. So
Ama namin, makapangyaring pagkaloob mong maitaguyod ang sanibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matibay na buong na aking kanluhan, mga kababayan sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos sa Kanya inaga. Ang inyong pasanin ngayon dinaranas, Siya ang kubliyang sa ating luluna. Pagbasa mula
sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na kayo'y natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng samay sa dalawang Panginoon. Sa pagkabubuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mababagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-aasik ni nag-aari. O kaya nagtitibon sa bangang. Gayunman, pinakakain sila ng inyong ama na sa langit. Hindi patigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila napapagaw ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsusuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaraniwan ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabutiran na buhay ngayon ay kinabukasan ay ginagatong sa kalab at dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kailiit ng pananalo ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa
tungkol sa inyong kakanin, iinumin o darating. Sabagat ang mga bagay na ito ay kinahumilang, kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng Diyos, alam ng inyong ama na sa langit, na kailangan ninyong lahat ng ito. Ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat, ang pag-arian kayo ng Diyos at pabuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niyang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kailangan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga sugerani. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin rin. Don't worry, be happy. May naumawit, don't worry, be happy. Ito yung panyaya na binibigyan natin ngayon sa araw na ito. At ito rin yung mga alingaw-ngaw na ibinabahagi yun ng mga banal. Isa sa mga famous na kinikilala natin sa usapin na ito ay si Padre Pio. Isang Padre Pio na nagpapahayag na rin, do not worry. Tingin, maalingaw lamang sa panalita na ipinahayag ngayon sa atin ang buong magkapal. Don't worry. Tulad na ipinahagi po sa atin ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa maraming bagay. Pero isang pagkataon po na nakita po natin yung hamon na ipinamanig sa sapagkat kung niyo po mapapansin, ba't sinabi ni Jesus na don't worry? Kasi ito po ay sumasailalim sa usapin kung niyo po makita tungkol sa hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. E bakit pumasok yung don't worry? Huwag kang mag-alinlangan. Kasi yung pag-alinlangan ay isang indication. Kung tawagin na nga po natin ay hindi lamang indication, ngunit indicator na ikaw ay naglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. At maaaring ang binibigyan pa natin ng pagpapahalaga ay ang paglilingkod sa kayamanan. Paano ba natin maiwasan ang pag-aalinlangan? Paano natin maipahayag yung hamon na pinapahay ng pumagamal na do not worry, be happy. Tatlong puntos na po yung nais natin ng paglilay-nilayan para po sa araw na ito. Para po maging bahagi ng ating pakipag-ugnayan, lalong-lalo na ngayong ika-walong linggo ng karaniwang panahon. Una, yung dalawang una po ay sumasailalim sa ipinahayag po ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto. Ano ito? Yung ipinahayag niya yung pagiging mabuting katiwala. Stewardship. Kaya nang sabi niya, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na mga himaga ng Diyos. Ganyan dapat ang maging palagay ninyo sa amin. Good stewards. Ito yung sumasalamin na kapag tayo naging good stewards, maiwasan natin ang pag-worry.
maiwasan natin ang pag-aalinlangan. Sabi ko, ito yung unang dalawa. Una ay alin. Kasi kapag naging isa kang mabuting katiwala, ibig sabihin, alin yun? Gagawin mo yung tungkulin na iniatang sa iyo. Do your work. Gawin mo yung trabaho mo. Kasi bakit po? Kaya po kami sa tayo nag-worry. Kasi bakit? Kasi marami tayong trabaho na iniwanan. Marami tayong trabaho na iniwasan. Marami tayong trabaho na tinaguan. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng backlog. Kasi dapat na ginawa natin, hindi natin ginawa. Naglamierda tayo, ay kaya ang nangyari? Naipon. Kaya, yun ngayon ang ating pinagkakaabalahan, yun ang winawori natin. Kasi bakit? Gawa rin ang sarili nating kapamabayaan. Kasi hindi namin ginagawa yung ating tungkulin na dapat natin isa katukar. So, inikilos natin sa laibig na ito. So, kung yung ginagawa natin yung ating tungkulin, hindi tayo magkakaroon ng maraming problema sa kasalukuyan at sa inaharap. Kasi bakit? Katulad na po na yung pinahayag nito, no? Every day has its own evil. Sa Tagalog po na yung pinahayag nito, sapat ng bawat araw sa kanyang mga suliranin. No? Ay may suliranin ngayon. Iniwasan mo. Akala mo ay makakaligtas ka at makakatakas ka. Hindi. Hahabulin ka nun. Kasi maliwanag yung sinabi na yung sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Suliranin yan eh. May dapat kang gawin dyan, may dapat kang tugunan dyan. Hindi mo na tugunan. Hindi mo na binigyan ng pansin sa araw na ito. Magiging backlog mo yan bukas. Sa pagpagkilos sa daigdig na ginagalawan. Kaya ano nangyari? May mga bagay na kung saan ay dinadala natin. Well, siguro naman, sabihin na iba yun. Padre, hindi ko niisip. Yan iba yun. Yun ay mga tao na alin, na happy-go-lucky. Yung sabihin ay, hindi naman ako padre nag-worry kasi hindi ko niisip yun eh. Well, so ngayon, hindi mo iniisip, pero later na rin. Hahabulin ka nun. Magiging problema mo pa rin yun. Kahit nasabihin mong happy go lucky ka. Yun ay, sabi nga natin ay, ikaw para kang naglalakad na mayroong mabigat na dinadala sa iyong pagkilos. Kahit na sabihin mo, hindi naman ako nag-worry dyan. No? Pero, sigurado, maapektuhan yung pagkilos mo sa daigdig na ito. Kaya anong kinakailangan? Kung ito yung gawain na dapat na isa katuparan natin ngayon sa araw na ito, ayusin natin. Nang sa ganon, hindi tayo mag-worry sa mga darating na araw. Kaya po, napakaganda. Ang bawat araw ay may sapat ng mga suliranin. Pangalawa, para hindi naman hindi mag-worry, ano rin naman yung pangalawa? Yung pangalawa yung extreme ng una. Ano yung extreme ng una? Ay ito naman po yung kung tawagin nga po natin ay yung when you overdo it. Sobra naman. Sobra naman. Wala ka ng pahinga. Gusto mo matapos kagad ngayon. Ay, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Kasi bahagi yun ang pagkilos na meron tayo sa sapat na kakayanan sa bawat buhay at ginagalawan natin sa daigdig na ito. May mga taong makita ko natin na
Talagang trabaho kapag araw ng Linggo, hindi na nagsisimba. Nakalimutan na ang Diyos. Ay, hindi lang ang Diyos ang kanilang nakalimutan. Pati yung kanilang pamilya, nakalimutan nila bakit kinakailangan pumayod ng pera. Sa pag-aakala ang solusyon ay pera lamang. Ito yung mga pumisa na yung mga pagkilos na kung tawagin nga po natin ay mga workaholics. Pero alam nyo, kaya nga po isa sa kasaysayan po ng ating buhay bilang mga bilang tao. Yung pong kung tawagin natin kung bakit ngayon ay meron tayong tinatawag na 8 hours workload every day. Yan po ay naging pamantayan after the industrial revolution, 1900. Before 1900, ang trabaho pwedeng umabot ng 12 hours or more than. Pero after the industrial revolution, isinag nila na talagang trabaho ay manong oras lang. Bakit? Kasi kapag sumobra ka doon sa walang oras, maging sloppy na yung trabaho mo. Ibig sabihin, mas marami ng sira kaysa sa maayos. Bakit? Yung tao lamang daw ay mayroong kakayanan na maging effective sa kanyang pagkilos sa loob ng 8 oras. More than that, maaaring nandiyan ka, pero wala ka ng kwenta. May mga tao na kumisan, we overdo it sa pag-aakalang ngayon natin matatapos. Kumisan, may mga sinasabi natin na, halimbawa na lamang mga kabataan. Bakit palaging tanghali na gumising? Iba paano? Tulog, gising sa umaga, gising sa tanghali, gising sa gabi. Ay di, puyat yan. May kapasidad lang tayo. May kapasidad lang ng ating katawan. So kapag ko, sa ngayon ay makikita po natin, kapag yung sobra po yung ating panahon na inilalagak sa pagkilos natin sa daigdig na ito, talaga akong mag-worry tayo. Talagang, kahit na hindi nyo isipin, talagang mag-worry kayo. Sabagat, yun yung pagkilos na kung saan ay makita po natin na ang bawat kakayanan natin ay meron lamang hangganan. Kapag kung hindi natin ginawa, ibigay natin yung para sa hangganan na yan, magkakaroon lang tayo ng pag-aalinlanganan. Kasi bakit? Ay, sa pag-aakalang kakayanin natin, hindi. Kaya napakahalaga po yung araw ng oras ng pamamahinga. Ang oras na para sa Diyos at ang oras na para sa pamilya. Yun ay mahalagang makita po natin. Kaya ano ang sabi? Do it moderately. Bawal ang sobra. Bawal ang sobra. Kahit nakasipagad, bawal ang sobra. So, una, gawin natin yung ating trabaho. Pangalawa, do it moderately. Gawin natin, kung tawagin natin, let us not overdo it. Bawal ang sobra. Pangatlo, kahit na ginagawa natin yung 1 and 2, may dumarating pa rin ang problema sa inaharap natin. Bahagi yun ang pagkilos na nakita natin na meron pa rin mga pangyari na naging bahagi ng ating pag-iisipan, pag-aalinlanganan. May mga problema na tayong hinaharap. May mga sulirami na dumarating sa ating buhay. Kaya ano yung pangatlo? Kasi kahit na ginawa na natin yung 1 and 2, kailangan ng pangatlo. Ano yung pangatlo? Magtiwala ka.
Magtiwala ka. Saan? Sa sinabi po sa unang pagbasa. Magtiwala ka na ang ating Diyos ay hindi kaiiwanan. Sabi nga sa aklat ni Propeta Isaias, bagamat may mga nanay na nagpapa-abort, may mga nanay na nagbebenta ng kanilang anak para lamang sila'y magkapera. Pero anong sabi ko sa aklat ni Propeta Isaias, hindi o kayo iwanan. Kasi yung mga nabanggit natin, may mga nanay na nag-iwan, is exceptional. They are not the rule. Ano talagang rule? Yung nanay, hindi kayo iwan. So sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias na rin, hindi tayo iwan ng Diyos. Kaya magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos na hindi niya tayo iwanan. Kahit na iwanan ng nanay ang kanyang anak, hindi niya tayo iiwanan. Kahit na pala tayo ay nagkasala, yes, kahit na tayo nagkasala, huwag lang tayong bibitaw sa Diyos. Bumalik tayo, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kung sakali mang tayo ay nahiwalay sa Diyos, hindi gawa ng Diyos. Tayo ang umalis sa Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanyang pagmamahal na hindi lilipas. Katulad ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Bahagi yun na kung saan makita po natin. Kaya po yung history of salvation, si Jesus ay namatay, nagpakahirap namatay, at muli nabuhay para sa gawa ng pagmamahal niya sa atin. Kung bakit siya narito sa banal na sakramento sa altar, para makasama tayo gawa ng alit, gawa ng kanyang patuloy ng pagmamahal sa kanya. Kaya, yun ang higit nating pagkatiwala. Pagtiwala tayo na kahit anong mangyari, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Yun ang pagbabasihan natin. Sabagat yung problema na dumarating sa buhay natin, ang ibig sabihin, hindi naman pinangako ng Diyos na hindi ka masasaktan. Hindi pinangako ng Diyos na hindi ka masasaktan, hindi ka mahihirapan. Hindi pinangako ng Diyos na ikaw ay hindi malulungkot. Pero maliwanag, kahit anuman yung katatayuan mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. At yun ang kinakailangan nating pagkatiwalaan. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi sa kayamanan. Sabagat, sa oras na magtiwala ka sa kayamanan, sigurado, hindi ka magkakamit ng kaligayahan. Kaya ibahagi yun, don't worry, be happy. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na tayo lumigaya. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan niya na makamit natin ang kaligayang walang katapusan doon sa kanyang kaharian sa langit. Ito pong tatlong ito. Una, gawin natin ang ating trabaho. Pangalawa, bawal ang sobra. Pangatlo, magtiwala tayo sa Diyos na hindi natatapos sa kanyang pagmamahal sa atin.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataong tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasal ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay ng libing, muling namuhay sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at humukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama ng Kalooban, nawa niya tayo ng matibay na pananalig sapagkat ito ang kanyang kinaluntan. Itugon natin ng may kababaang loob. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang ang simbahan at ang lahat ng kanyang mga pinuno ay magkaroon ng pananampalatayang tulad kay Kristo na binigay ang sarili dahil sa matinding pananalig at pagmamahal sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang ang pamayanan ay mapanumbalik ang tiwala sa pamahalaan na siyang nanguna sa pagkabuklod-buklod ng pamumuhay ng mamamayan sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang ang mga mag-anak ay mamuhay sa katapatan at pagkakaisa, maitakwil ang kasakiman, kasalanan, at kawalan ng tiwala sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang ang mga taong naguguluhan sa mga problema, kalungkutan, at takot sa kamatayan ay makatagpon ng lakas sa Espiritu Santo na siyang tagaaliw at tagapagtanggol ng mga mahihina, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang kaming natitipon ngayon ay manatiling tapat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa karaniwan man o pambihirang pangyayari sa aming buhay, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang kami natitipon ngayon ay manatiling tapat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa karaniwan man o pambihirang pangyayari. Ang Ama ng aming Panginoong Jesucristo at Ama namin, pakinggan mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging ganap ang aming pagpapahayag ng pagmamahal namin sa isa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Panumbayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo.
Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo. Ang lahat tatalitan ko. Ang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming gabi ka, ipagkaloob mo sa mga dapat ialay upang aming sambayin ang iyong alam. Kawal mo kami pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapag